Masaganang araw para sa ating lahat. Narito ang ating horoscope para sa araw na ito. Bago tayo magpatuloy, e-click lang ang subscribe button at notification bell para ma-update ka sa iyong horoscope, sa mga newly subscribe welcome, at sa mga sumusuporta sa ating channel. Salamat! Ang horoscope ay isang balangkas ng mga geocentric na mga posisyon ng mga planeta na may kaugnayan sa mundo habang gumagalaw sila sa ecliptic sa taon na nilang paglalakbay sa paligid ng araw, at kaugnay sa pang-araw-araw na paggalaw ng daigdig. Ito ay naihanay kaugnay sa lugar at oras ng isang kaganapan. Ang pagbuo at interpretasyon ng horoscope ay batayan sa pagsasanay sa astrological, na nagbibigay ito ng hula sa hinaharap ng isang tao, batay sa mga posisyon ng mga planeta, dahil ito ay isang diagram na posisyon ng mga planeta, at palatandaan ng zodiac sign sa isang partikular na oras at lugar. Aries, konting pasensya lang at magiging maayos ang lahat. Napakalapit mo na sa iyong itinakdang mga layunin, ngunit tinatago ng ambon ang iyong napipintong tagumpay mula sa iyong mga mata. Maaaring hindi masyadong perpekto ang mga bagay ngayon, maaaring mayroong isang dampi ng labis na damdamin at damdamin sa hangin na nagbabantang umapaw sa lahat ng dako sa kaunting pagpukaw. Matugunan ang mga hinihingi ng iyong mga malapit at maging mahinahon kung hindi mo gusto ang isang bagay. Tiyak na hindi ka makakagawa ng anumang mga pangako nang walang maraming maingat na pagsasaalang-alang at pagsusuri. Ang mga planeta ay nangangako ng pagsasakatuparan ng isang lumang plano. Maaaring gamitin ang pera sa maraming bagay, ngunit ang isa sa pinakadakilang gamit nito ay ang pasayahin ang iba. Hindi pabor sa iyo na gumawa ng mga pagbabago sa iyong personal na buhay. Kung nagpaplano ka ng isang outing, ito ay magiging napakasaya. Maging responsable, lalo na ngayon. Huwag magtiwala sa impormasyong ibinigay ng iyong mga kasamahan, kung mayroon kang kahit na pinakamaliit na pagdududa. Huwag umasa sa aegis ng fate, kung nagpasya kang ibigay ang iyong pahintulot para sa pamumuhunan sa pananalapi, maghintay ng mas angkop na panahon kung kailan mo madaragdagan ang iyong kita. Pinipigilan ka ng emosyon na umayon sa mga pangangailangan ng mga tao sa paligid mo. Ang iyong realization ay tiyak kung itatag mo ang iyong mga bagong proyekto sa katotohanan. Ito ay isang magandang oras upang isaalang-alang ang mga plano para sa hinaharap, at mga paraan kung saan maaari mong simulan ang paglalagay ng mga ito sa katotohanan. Ito ang panahon kung saan kailangan mong isaalang-alang ang mas praktikal at materialistikong mga aspeto ng iyong pang-araw-araw na pag-iral na makakatulong na magkaroon ng pakiramdam ng pananaw, na maaaring kung ano ang kailangan mo. Hindi ipinapayong maglakbay ngayon dahil ang iyong mga iniisip ay abala sa mga kagyat na gawain at ikaw ay ginulo. Walang oras tulad ng kasalukuyan para sa paggawa ng mga pagbabago, at sa totoo lang, pagbabago ang tanging bagay na maaari nating tiyakin. Mag-ingat sa mga hindi kinakailangang bagong kakilala, na humahantong sa pamumuhunan at pagkawala ng pera. Sa lalong madaling panahon, magiging malinaw na walang mangyayari kung hindi mo pasulong at matugunan ang buhay sa kalagitnaan. Ang kamakailang kabilugan ng buwan ay may kakayahang maimpluwensyahan ang iyong personal at buhay pag-ibig, kaya bigyang pansin ang mga kaganapan na mangyayari sa mga darating na araw. Maging maingat at huwag magmadali. Huwag masyadong makialam sa mga kritiko ng mga tao sa paligid mo, lalo na kung ito ay kapaki-pakinabang sa iyo, at kahit na hindi ka komportable, tanggapin ito ng may pasasalamat. Maaari kang maglaro ng lahat ng uri ng laro at mag-drag ng mga pulang herring sa buong lugar upang subukan at lokohin ang isang tao tungkol sa iyong nararamdaman. Huwag maglakbay sa ibang bansa. Ang mga tensyon sa paligid mo ay maaaring tumindi kung naniniwala ka sa hindi kasiyahang balita na gawa-gawa ng iyong mga kaaway. Nagbabala ang horoscope na ang iyong mga plano ay maaaring umunlad ng hindi inaasahan sa panahong ito. Pagmasdan kung ano ang reaksyon ng iba sa iyo at pagkatapos ay pansinin ang bahaging maaaring ginagampanan mo sa paghikayat sa isang positibong tugon. Maglagay ng higit na pag-iisip sa iyong mga aksyon upang maiwasan ang pagkabigo. Lucky number, 1 and 10. Lucky color, yellow. Taurus, ang enerhiya mula sa mga planeta ay lumilikha ng mode ng pagkakaisa para sa iyo.
ang sandali ay nagbibigay daan sa iyo upang matugunan ang mga taong makakamit mo ang hindi inaasahang tagumpay. Ang kapalaran ay nangangailangan ng iyong pagsunod at pasensya kung nais mong tapusin ang trabaho. Madalas mong nakakalimutan na ang iyong impulsiveness ay minsan hindi makatwiran at nakaka-trauma sa iba. Alamin na mayroon kang bawat pagkakataon na gumawa ng maraming pagbabago hangga't gusto mo. Ang sandali ay hindi angkop para sa mga paglalakbay. Ang celestial configuration ay malugod na nag-aanyaya sa iyo na maupo at suriin ang iyong buhay mula sa maraming iba't ibang pananaw na maaari mong pamahalaan. Makakakuha ka ng nakakagulat na alok, ngunit kailangan mong maging maingat sa iyong pera. Sa kasalukuyang celestial na enerhiya na naglalaro, ang isang malaking hakbang ay maaaring magdulot sa iyo ng mas malapit sa iyong mga layunin o plano. Pasensya ka na, hindi ngayon ang oras para sa mga pag-uusap sa negosyo. Mayroong isang tunay na daloy ng enerhiya ngayon, at ito ay kahanga-hanga para sa paglikha ng isang mahusay na mode ng pagkakaisa sa iyo. Sa lalong madaling panahon ng isang araw ay markahan ang simula ng isang linggong cycle kung saan ikaw ay aani ng mga gantimpala o napagtatanto ang iyong mga pagkabigo. Maging matyaga sa halip na gumawa ng isang malaking hakbang. Kailangan mong ipagpaliban ang talakayan ng mga bagong mahahalagang desisyon at ang pagsisimula ng mga pagbabago. Hindi ngayon ang oras para isipin ang mga pagbabago sa iyong buhay. Ngayon ay isang magandang panahon upang muling isaalang-alang ang ilan sa iyong mga ideya at paniniwala tungkol sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Sundin ang iyong puso, at ang pera at mga pagkakataon ay natural na susunod. Hindi kanais-nais na maglakbay dahil ikaw ay ginulo. Masisira mo ang iyong kalooban dahil sa ilang pagmamadali na humadlang sa iyo. Ito ay hindi kailangang maging lahat ng go-go-go, hinahayaan kang magdahan-dahan at magpasensya. Mag-ingat, sa panahong ito ay malamang napayagan mo ang mga tao sa iyong buhay na hindi karapat-dapat dito. Ang pagsusuri sa pag-uugali ng iba at ng iyong sarili ay magpoprotekta sa iyo mula sa mga pagkakamali. Nasa mood ka para sa ilang seryosong talakayan tungkol sa mga plano at obligasyon sa hinaharap. Tumanggi sa isang paglalakbay na magastos at makakabawas sa iyong ipon. Hindi ka magkukulang ng magandang balita para sa mga kawili-wiling karanasan sa hinaharap. Isaalang-alang ang tamang taktika ng pag-uugali at maging tumpak sa iyong mga hinihini, biglang dumating ang isang malapit na may utang sa iyo at bayaran ka. Maaaring ito ay isang sorpresa, ngunit ikalulugod mong makuha ito. Ang ilang magagandang panaginip ay maaaring mag-alala sa iyong pagtulog ngayong gabi, marahil sa punto kung saan nakakaramdam ka ng pagkabigo kapag nagising ka. Isulat ang mga ito, may sinasabi sila tungkol sa'yo, lucky number, 2 and 8 lucky color, sky blue. Gemini, ang planetary na kapaligiran ay maaaring lumikha ng mga paunang kondisyon para sa iyo na maging gusot sa damdamin. Tumingin ng mabuti sa paligid at isaalang-alang kung kailangan mong lumikha ng mga bagong pakikipagsosyo ng hindi naglalagay ng labis na emosyon at impulsiveness sa komunikasyon. Sasamahan ka ng eminence kung napag-isipan at natanto mo ang iyong mga plano ng mag-isa. Haharapin mo lamang ang iyong pinakamalaking problema kung hindi ka pabigla-bigla. Panahon na upang maging praktikal sa isang napakamakonsiderasyon na paraan, sa halip na gumugol ng oras sa pag-iisip ng maraming hindi makatutuhan ng mga plano. Maingat na suriin ang iyong mga pag-uusap at alamin ang mga problema sa sitwasyon dahil kailangan mong ayusin ang mga ito sa isang napapanahong paraan. Asahan ang problema para sa tagumpay sa pananalapi na pinaghirapan ng iyong mga kasamahan. Ang mga paglalakbay ay magiging kasiya siya kung ikaw ay may tamang saloobin. Magkakaroon ng magandang pakiramdam ng pagkakaisa sa lalong madaling panahon at maaaring may ilang nakakagulat na pagbabago at mga bagong pag-unlad sa paligid mo. Maging cool kapag ang iyong mga interes ay kasangkot. Ito ay sa iyong kalamangan upang bumuo ng isang pinagsamang negosyo na may pamilyar na mga kasosyo sa negosyo. Ngayon ay mas mahusay na gumawa ng isang mas matalinong desisyon sa ibang pagkakataon. Magtagumpay ka sa mga nasimulang pagsisikap, at kung hindi mo sasaktan ang iyong sarili, ang lahat ng nasa balangkas para sa panahon ay maisasakatuparan gaya ng iyong inaasahan.
tila lahat ng nangyayari sa iyong buhay ay karaniwan, at pakiramdam mo ay matatag, ngunit ikaw ay tensyonado. Tingnan ang iyong sitwasyon sa pananalapi. Ikaw ay ganap na nasa kamay ng iyong pagsusumikap para sa isang bagong simula sa gitna ng siklong ito. Nanganganib kang mahulog sa isang mahirap na sitwasyon kung hindi mo pag-uusapan ang iyong mga pakikipagsapalaran at mga plano sa mga taong malapit sa iyo. Ang isang paglalakbay, kahit na sa tag-ulan, ay magiging refreshing. Suriin hindi lamang ang iyong mga damdamin kundi pati na rin ang iyong pag-uugali. Harapin ang mga problemang nangangailangan ng agarang solusyon. Sa iyong bahay ng pag-ibig sa panahong ito ay darating ang napakakanais-nais na mga kaganapan na magpapataas ng iyong likas na madamdamin na tendensya. Iwasan ang pakikipag-usap sa mga estranghero upang maiwasan ang pagkabigo. Maaaring mas mahusay na magdahan-dahan sa halip na magpabilis, dahil ayaw mong tumalon sa anumang bagay na masyadong mabilis at pagkatapos ay matuklasan mong nagkamali ka. Igiit ang kontrol sa emosyon. Nagsusumikap ka para sa iyong mga layunin, ngunit ito ay pabor sa iyo na maging maingat. Ngayon na ang oras para gumawa ng mga pagbabago na magdadala sa iyo ng magandang kalamangan at katahimikan sa mga darating na buwan. Ang anumang uri ng short distance na paglalakbay ay magiging lubos na matagumpay. Subukang hatulan ang iyong sariling mga aksyon mula sa hindi masyadong malayong nakaraan, at kung kailangan mo humingi ng paumanhin. Magpakita ng pagigiit at pamunuan ng mas madalas. Ano man ang ginagawa mo sa ngayon, Gemini, may kaugnayan man sa negosyo, personal na proyekto, o voluntaryong trabaho, malamang na magdulot ito sa iyo ng mas mataas na kasiyahan sa maraming antas. Nag-e-enjoy ka sa iyong ginagawa, gumagawa ng pagbabago, at nakikipag-ugnayan sa mga bagong kaibigan. Ang iyong kalusugan ay patuloy na kumikinang. Maaari mong pakiramdam na parang walang makakahadlang sa iyo. Ang masamang balita ay ang iyong pang-araw-araw na trabaho ay maaaring sumailalim sa isang hindi kanais-nais na pagbabago. Maaari kang magkaroon ng isang bagong boss, isang pagbabago ng mga responsibilidad, o kahit isang pagbawas sa sweldo sa kumpanya ay nakikipagpunyagi sa pagbabago ng ekonomiya. Lucky number, 6 and 13. Lucky color, violet. Cancer, bagamat maaari mong makita ang iyong sarili na ganap na nasa dagat sa agos ng damdamin, sa lalong madaling panahon gusto mong makinig at magmalasakit. Maging mapagpasensya sa iba at subukang makipagkompromiso. Nasa iyo ang lahat ng kailangan mo para gawin itong napakatagumpay na panahon saan ka man naroroon. Maaari mong asahan ang mga bago, kawili-wiling mga kakilala. Sa malapit na hinaharap ang isang kaganapan ay maaaring gumawa ng lubos na pagkakaiba at itulak sa paglikha ng ilang mga kawili-wiling pagbabago. Ang isang paglalakbay sa kanayunan patungo sa isang ganap na kakaibang kapaligiran ay makakabuti sa iyo. Asahan ang mahusay na kita sa pananalapi. Marami ang iyong mga gawain, kaya magandang magplano ng matalino. Iwasan ang pagkuna at suriin ang iyong sariling pag-uugali. Maglagay ng higit na pag-iisip sa iyong mga aksyon upang maiwasan ang pagkabigo. Kung ikaw ay nag-iisa, ang posibilidad ng pagbabago ng iyong katayuan sa isang relasyon ay napakataas. Maaari kang manalo sa inggit ng iba. Magsagawa ng mga pag-uusap sa mahinahong tono at pinipigilang damdamin. Haharapin mo lamang ang iyong pinakamalaking problema kung hindi ka pabigla-bigla. Isang mensahe mula sa universo, kailangan mong magbago. Suriin ang mga salita ng iyong mga bagong kakilala upang maiwasan mong mabuhay sa panibagong pagkabigo. Tiyak na makikinabang ka sa paggawa ng mga plano para sa hinaharap, at sa kasalukuyang planetary energy, mas detalyado ang mga ito, mas mabuti. Kakailanganin kang maglakbay, magtiwala sa iyong intuition dahil ito ay nasa iyong panig. Kung masisiyahan ka sa katahimikan sa trabaho, kumuha ng ilang trabaho sa bahay. Ang celestial na impluensya ay naglalabas ng ilang malalim na nakabaon na damdamin mula sa loob. Ang fleetness ay nakakasakit sa iyong pang-araw-araw na buhay. Sa lalong madaling panahon ikaw ay lalabas sa tuktok at magiging napakalaking matagumpay. Malapit ka ng pilitin ng bagong impormasyon na pag-isipang muli ang iyong mga aksyon at baguhin ang iyong paraan ng pamumuhay.
ang kasalukuyang enerhiya ng astral ay maaaring hindi pabor sa paggawa ng malalaking plano sa pagtatakda ng mga layunin. Pinapayuhan ka ng mga bituin laban sa paglalakbay. Huwag gumastos kung nasisiyahan ka sa mga kita sa hinaharap dahil hindi mo ito masyadong maasahan. Isaalang-alang kung ito ay pabor sa iyo na sumang-ayon sa pakikipagkilala sa mga bagong tao. Huwag subukang sumikat ng may kaalaman sa harap ng mga taong mas may kaalaman kaysa sa iyo. Maaaring mas mature ka na sa paraan ng paghawak mo ng pera. Ang mga mapanganib na pamumuhunan ay maaaring hindi na makaakit sa iyo. Subukang balansehin ang lahat ng may biyaya at pagkakapantay-pantay. Sabihin sa lahat ang iyong malaking balita sa halip na subukang itago ito. Sa kalaunan, ang impormasyon ay lalabas. Makikita mo bilang mas responsable at mapagkakatiwalaan, lucky number, 17 and 20 lucky color, pink. Leo, maglagay ng mga bagong gawain para sa oras kung kailan ka nakaka-relax sa mga nakamit na resulta at ikaw ay nasa maayos na relasyon sa mga tao sa paligid mo. Ipagpaliban ang malapit na mga kainahinalang pagpupulong at pag-uusap upang maprotektahan ang iyong sarili mula sa mga pagkabigo. Maging matyaga at pangunawa sa matinding pagbabago ng mood ng mga tao, kabilang ang sarili mo. Ang stress ay dahil sa pagnanais mong makumpleto ang lahat ng iyong mga gawain sa oras. Masisiyahan ka sa isang paglalakbay sa isang lokal na lugar ng pagpupulong, o marahil isang outing sa isang lugar sa bansa. Malapit na ang mga benepisyo sa pananalapi kaya huwag matakot na umakyat at angkinan ang alam mong tama mong kinita. Ang pag-aaral sa pag-uugali ng mga taong sumasalungat sa iyo at sa sarili mo ay magdudulot lamang ng mga benepisyo sa iyo. Maaari mong ganap na ipaubaya ang iyong sarili sa mga plano at layunin na napagpasyahan mong gawin, o maaari mong simulan ng paghiwalayin ng lahat sa pamamagitan ng pag-aalala at labis na pagsusuri sa mga detalye. Huwag gumawa ng anumang mga pagbabago, kahit na matapos ang masusing pangangatwiran. Magtiwala sa iyong intuition dahil ito ay nasa iyong panig. Sa iyong pinagtatrabahuan ay makaramdam ka ng pagod at himitayin. Ang pagkakahanay ng mga planeta ay maaaring maglabas ng isang buong hanay ng mga emosyon. Pipilitin ka ng mga huling pangyayari na panindigan ang iyong mga prinsipyo, ngunit maaaring hindi ka magtagumpay sa mismong sandali, kaya manatiling kalmado. May kakayahan kang maging matagumpay sa iyong sarili kaya gawin mo ito. Nagtakda ka ng isang layunin na napagpasyahan mong makamit sa lahat ng mga gastos, ngunit mag-ingat dahil maaari kang mabaygo ng hindi inaasahan, maaari kang mapilitan na pabagalin at isaalang-alang kung saan talaga pupunta ang sitwasyong kinasasangkutan mo, at kung ano ang iyong mga motibo sa pagiging kasangkot sa unang lugar. Gumawa ng isang mahalagang pamumuhunan ngayon mamuhunan sa iyong sarili. Sa lalong madaling panahon, ang mga bagong abot-tanaw ay mabubunyag, kung saan makakatanggap ka ng mataas na papuri at paggalang. Lumalakas ang iyong intuition. Ang iyong mga pamantayan sa pag-ibig ay sapat na mataas at mayroon kang mahusay na mga inaasahan. Bukod pa, ang iyong karera ay may pagkakataon na makisali sa iyong personal na buhay, kaya ang tamang oras para sa mga aksyon at proyekto na may kinalaman sa iyo at sa taong iyong hinahangaan. Ang planetary alignment ay nag-aalok ng pagkakataon na makilala ang iyong sarili ng mas malalim at mahanap ang pinakamahalagang emosyonal na pagkakasundo. Maging maingat sa pakikipag-usap sa mga tao sa paligid mo, lalo na sa iyong pamilya. Maglaan ng oras at maging matyaga. Ang isang maliit na pagsusuri ay nagdudulot ng mga kamangha-manghang insight. Ang mga kasalukuyang planetary energies ay nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng katatagan at seguridad hanggat ang iyong pinakabagong mga plano ay nababahala. Maghanda para sa mga seryosong pagbabago sa iyong personal na buhay na hindi nauugnay sa iyong kapareha, na maaaring makaapekto sa iyong mga propesyonal na paraan. Ito ay isang magandang oras para sa anumang uri ng paglalakbay. Huwag sumuko sa mga walang ingat na panukala. Nagsisimula ito ng magandang panahon para sa pagpapalawak ng iyong mga abot-tanaw at base ng suporta. Ang cosmos ay nagbubukas ng pinto para sa mas madaling komunikasyon at mga pagsusumikap sa marketing sa pangkalahatan. Kasabay nito, ang isang maingat na diskarte ay pinakamahusay.
Napakahalagang bigyang pansin ang maliliit na detalye ngayon. Ang isang seryoso, nakatutok na diskarte ay magdadala ng pinakamahusay na mga resulta, lucky number, 2 and 10 lucky color, sky blue. Virgo, kulang ka ng sapat na kumpiyansa, dahil sa iyong sariling kawalan ng katiyakan. Hindi ka dapat manginsulto at makipagtalo sa iyong mga kamag-anak kung hindi ka nasisiyahan sa kanilang mga pagtatasa sa iyo. Kailangan mong maging mas proaktibo upang maiwasan ang pagkabigo. Maghintay bago gumawa ng isang hindi mababawi na desisyon. Ikaw ay nasa oras na nagbibigay daan sa iyo upang maisakatuparan ang iyong mga plano. Ang iyong mga aksyon ay matagumpay at magdadala sa iyo ng bagong pagkilala at mahusay na kita. Subukang huwag mag-overanalyze sa iyong kasalukuyang status. Ang paglalakbay sa ibang bansa ay hindi kanais-nais. Ang mga hamon ay darating sa iyo na makakatulong sa iyong makahanap ng isang bagong diskarte upang malutas ang iyong mga personal na problema. Hindi mo dapat itago ang iyong mga problema. Mapagtantol na kung magdaranas ka ng mga pagkalugi, hindi ka dapat umasa para sa isang mabilis na paggaling, kaya subukang iwasan ang mga ito. Mag-isip ng mahinahon tungkol sa lahat ng bagay na sisimulan mong gawin. Madarama mo ang pangangailangan na magkasundo sa iyong sarili sa isang emosyonal na batayan. Asahan ang mga paghihirap sa pagkamit ng iyong pangarap na tagumpay. Hinihiling sa iyo ng mga bituin na huwag matukso na magsimula ng mga bagong pagsisikap sa isang personal na antas. Huwag mamuhunan ng iyong oras kung hindi mo napag-isipang mabuti ang iyong mga layunin. Sa lalong madaling panahon maaari mong maramdaman ang pangangailangan na baguhin ang iyong kapaligiran sa isang bahagi dahil iisipin mong mayroon kang mga kaaway na gusto mong iwasan. Napakaraming nakakulong na enerhiya sa loob mo at kailangan mong alisin ito sa iyong sarili. Ang mga usapin ng pera ay magiging isang malaking focus. Huwag hayaang mapilitan at huwag sumalungat sa iyong mga prinsipyo. Kung talagang pakiramdam mo ay isang pagbabago, ang sagot ay maaaring anyayahan ang mga talagang, naiiba, sa bawat kahulugan ng salita dahil ang isa o dalawa sa mga taong ito ay maaaring baligtarin ang iyong buhay, at maaaring manatili ng mas matagal kaysa sa iyong inaasahan. Harapin ang mga lumang problema sa pamilya na hindi napapailalim sa isang bagong pagpapaliban. Humanap ng oras at pasensya at isaalang-alang ang pagpapayaman sa iyong sarili ng bagong kaalaman tungkol sa iyong espiritual at intelektual na paglago. Ang kasalukuyang aspeto ng planeta ay nagpapahiwatig na ikaw ay nag-iisip ng mabuti tungkol sa iyong mga damdamin. Ang iyong mga plano ay maisasakatuparan kung handa kang maging seryoso. Ang mga kaganapan at pagbabago na hindi partikular na kasiya siya ay nagsisimula ng sakupin ng iyong matatag at protektadong mundo, kaya mag-ingat. Ang mga planeta ay nangangako sa iyo ng mahusay na tiwala sa sarili at espiritual na pagkakaisa kung naaalala mo na ang pagtatasa sa sarili ay nakikinabang sa iyo. Huwag pumunta sa kalsada, ang mga paghihirap ay tutulong sa iyo na patunayan kung ano ang iyong kayang gawin. Maaari kang magsimulang makakita ng pag-unlad sa mga proyektong matagal mo nang ginagawa. Malamang na makakita ka ng mas maraming customer, mas madaling daloy ng komunikasyon, at higit na kasiyahan sa abot-tanaw. Habang ang ilang mga tao sa paligid mo ay maaaring humahabol sa mga bahaghari, ikaw ay maingat na nagtatrabaho sa likod ng mga eksena. Ito ay isang perpektong panahon para magtrabaho sa mga layunin at layunin na magiging pundasyon mo para sa hinaharap. Ang linggong ito ay tungkol sa iyong mga relasyon at ginagawa kang mas madaldal tungkol sa kung ano ang kailangan mo. Nagtatakda ka na upang makuha iyon ngayon sa pamamagitan ng pagpapakilala ng iyong mga layunin ng malakas at malinaw. Binabago mo ang mga taong nakakasama mo, at binabago ka nila sa mabuting paraan. Mas kikita ka kung susundin mo ang kanilang payo sa halip na tanggihan ito, lucky number, 7 and 2 lucky color, magenta. Libra, ang pag-unlad ay makakasama ng lahat na nasa pangangalakal. Ikaw ay kadalasang napaka-recent tungkol sa iyong mga damdamin, mas pinipiling magtago sa likod ng isang pakitang tao ng pangungutya o iba pang harapan,
ngunit ito ay malapit ng magbago. Matutokso kang magsimula ng maaga ng mga bagong aktibidad na maaaring hindi mabungad gaya ng inaasahan mo, kaya maging matiyaga sa ngayon. Subukang maging mapagparaya sa mga opinyon ng iba. Mag-ingat sa iyong pera. Ang pagkakahanay ng mga planeta ay naghihikayat sa iyo na itakda ang iyong mga layunin at plano. Nasisiyahan ka sa tagumpay sa buhay, ngunit mainam na gumawa ng tunay na pagtatasa sa sitwasyong kinalalagyan mo. Gamitin ang iyong libreng oras upang isaalang-alang ang paglalakbay o bakasyon sa labas ng bansa. Ang pag-uusap ng tapat tungkol sa nararamdaman mo ay maaaring magbago ng mga bagay nang mas mabilis kaysa sa iyong iniisip. Kapag papasok sa trabaho o pamimili, kumuha ng ibang ruta, o mamili sa ibang lugar, hindi mo alam kung ano ang maaaring mangyari. Sa panahong ito, makakaranas ka ng emosyonal na pagtaas, matutuwa ka sa lahat ng nangyayari sa iyong personal na buhay, pag-ibig at mga relasyon para sa iyong tanda ay uunlad dahil mayroon kang suporta ng araw at Venus. Mataas ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Hayaan ang iyong mga ideya na lumago ng dahan-dahan at maging mapagpasensya. Ikaw ay nagkasala sa iyong mga kabiguan, na siyang kaparusahan sa iyong hindi pagpayag na marinig ang opinyon ng iba. Kung mababago mo ng bahagya ang iyong pananaw, maaari kang makakita ng ibang larawan na lumalabas at isa na mas nakalulugod sa iyo. Ang iyong mga bagong plano ay nangangako ng malaking tagumpay lamang kung magsasagawa ka ng mahirap ngunit matagumpay na pag-uusap. Ang sandali ay hindi maganda para sa isang paglalakbay sa bakasyon. Ang iyong insight ay patuloy na magugulat sa mga tao sa iyong kapaligiran, kahit na napatunayang ikaw ay isang mahusay na analyst. Maging matiyaga, mag-ingat sa iyong lugar ng trabaho. Ang aral ng cycle na ito para sa iyo ay maging matiyaga at huwag subukang harapin ang lahat ng sabay-sabay. Nasa tahanan ka na ng mundo ng mga emosyon at damdamin na ipinapakita ng siklo na ito. Malalaman mo na maaari mong gawing matagumpay ang isang nabigong proyekto. Seryosohin ang iyong mga gawain na makakatulong sa iyo na maisakatuparan ang iyong mga plano. Asahan ang maliit na kita. Alamin na mayroon kang bawat pagkakataon na gumawa ng maraming pagbabago hanggat gusto mo. Ang maingat na pagsusuri sa kung ano ang nangyayari sa panahong ito ay tutulong sa iyo na makakuha ng karagdagang benepisyo para sa iyong sarili. Ito ay maaaring maging isang magandang oras para sa lahat ng uri ng pamamasyal. Subukang huwag makipag-away sa mga mahal mo. Sa linggong ito mayroon kang aktibidad sa iyong bahay ng pera. Magagawa mong baguhin kung paano ka kumikita, pati na rin ang halaga. Ang paglalagay ng higit pang pag-iisip sa kung ano ang halaga ng iyong oras ay makakatulong sa iyong magpasya kung ano ang sisingilan sa iyong mga kliyente ngayon. Kasabay nito, ang iyong karera ay nagbabago. Panahon na upang gamitin ang pinakamahusay na mga diskarte sa pagbabawas ng stress. Ang sobrang pagmamaneho at pagganyak na mayroon ka sa katapusan ng linggo ay nawala ngayong nagsimula na ang linggo ng trabaho. Ang tila malinaw at prangka sa iyong ulo noon ay naging medyo gulong-gulo na. Ayusin ang gulo ng paisa-isa, lucky number, 18 and 1 lucky color, peach. Scorpio, sa lahat ng oras sa panahong ito, posibleng magalit at magagalit dahil sa mga problema sa iyong mga personal na relasyon na gumugugol ng lahat ng iyong oras. Ikaw ay magagalitin, huwag pansinin ang mga sinasabi ng iba. Maging matiyaga sa halip na mapilit. Ang panlabas na impluwensya ay maaaring maging napakahirap para sa iyo na humakbang sa daan patungo sa kaunlaran. Ang celestial lineup ng cycle na ito ay nagdadala ng kagustuhang talikuran ang lahat ng mga timetable at mahigpit na plano para sa isang panahon ng kapistahan at kasiyahan. May magsorpresa sa iyo ng balita ng isang masayang kaganapan na may kaugnayan sa iyong personal na buhay. Maglagay ng higit na pagtuon sa iyong sarili at siguraduhin na hindi napapabayaan ang iyong sariling personal na paglago at pinansyal na pakinabang. Kung maaari, gawin ang pinangarap tungkol sa paglalakbay at subukang paghaluin kung ano ang kapaki-pakinabang sa kaaya-aya. Sa puntong ito, pinakamahalaga na ang mga mungkahi na ginawa sa iyo ay wastong masuri. Huwag matuksong makipagsapalaran sa walang ingat na pakikipagsapalaran.
Ang mga bituin ay nangangako sa iyo ng isang oras na puno ng simbolyo ng damdamin at pag-ibig. Ikaw ay magiging aktibo at matapang sa pag-ibig. Magkakaroon ka ng mga pagnanasa para sa mga pakikipagsapalaran na magdadala sa iyo ng magandang pagkakataon para sa pag-iibigan. Iligtas ang iyong sarili sa kontrobersyang dulot ng iyong pag-aatubili na kilalanin ang mga pagkakamali na kailangan mong itama. Nasisiyahan ka sa mahigpit na pagkakahawak sa iyong emosyon. Binabalaan ka ng mga bituin na mas mahusay na maging mapagpasensya upang mailigtas ang iyong sarili mula sa mga kabiguan. Darating ang mga balita na magpapabago sa iyo mula sa loob mo. Maaaring kailanganin ng iyong mga plano ang muling pagsasaayos. Posible na sa panahong ito ay natutokso kang maglakbay. Timbangang mabuti ang mga darating na kaganapan. Makinig sa mga payo na nakikinabang sa iyo. Ang iyong trabaho ay matagumpay, kahit na ikaw ay tensyonado. Maghanda para sa isang panahon na puno ng hindi kasiyahang emosyon. Ngayon na ang panahon para maghinay-hinay ka at maging mas matyaga. Ang iyong pag-asenso ay isang dahilan ng inggit sa iba kung labis mo itong pinagyayabang. Asahan ang material na tagumpay. Ang pagbabago ng iyong mga plano ay maaaring humantong sa iyo na ilagay ang iyong sarili ng mga obligasyon na hindi mo inaasahan. Kung medyo nalulungkot ka kamakailan, oras na para subukang magayos ng biyahe. Huwag matakot na gumawa ng tapat na pagtatasa ng isang sitwasyon. Hindi ngayon ang oras para isipin ang mga pagbabago sa iyong buhay. Sukati ng mabuti ang iyong mga salita at kilos. Makikita mo ang iyong sarili bilang isla ng katinuan sa gitna ng dagat ng malaking kalituhan na umiikot sa paligid mo. Ang pagtulong sa mga taong ito ay mahalaga. Ang linggong ito ay may ilang seryosong pagbabago para sa iyo sa mga bahagi ng romansa at saya. Kung ikaw ay isang duro, matchmaker, o purveyor ng anumang uri ng pagtawa, magkakaroon ka ng pera ngayon. Ang mga karera na may kinalaman sa pagsasalita at pagsusulat ay magpapadala sa iyo sa malalayong mga lugar, lucky number, 11 and 22 lucky color, deep sky blue. Sagittarius, mas malapit ka sa tagumpay kaysa sa iyong iniisip. Baka gusto mong manatiling mag-isa sa iyong sariling mga iniisip. Ikaw ay puno ng bagong lakas at magagawa mong ipataw sa iba na sumunod sa iyong mga kahilingan. Ang mga hindi inaasahang bagong kontak ay darating sa iyo at maaaring hindi mo maiiwasan ang mga ito. Ngunit kung magpasya kang pangalagaan ang mga ito, makakakuha ka ng pangkalahatang paghanga. Buuin ang iyong mga bagong plano na nangangako sa iyo ng mahusay na kita. May mga papasok na balita na may potensyal na baguhin ang iyong buhay ng husto. Hindi kanais-nais na maglakbay at, kung kinakailangan, maging maingat. Ang kasalukuyang planetary alignment ay magdadala ng magandang balita para sa iyo sa lalong madaling panahon. Suriin at talakayin ang iyong mga bagong ideya. Iwanan ang mga maling akala at maging totoo. Ang mga positibong kaganapan at pagbabago ay maaaring asahan sa iyong personal na buhay, ngunit ang pag-ibig ay maaaring nauugnay sa mga distansya. Huwag magmadali sa isang desisyon, pasensya ka lang at pakinggan mo muna ang puso mo. Ang pagkakahanay ng mga planeta ay tiyak na magdadala ng isang buong hanay ng mga emosyon, na malamang na maging mabangis at nagninangas, at hindi, maganda, na ipinahayag. Sa oras ng panahong ito, malamang na makatagpo ka ng mga hindi naaangkop na tao. Pagmasdan kung ano ang nangyayari, gumawa ng mga tamang conclusion tungkol sa iyong personal na pag-unlad. Ayusin ang iyong pang-araw-araw na gawain sa ibang paraan, kailangan mo ng pagbabago. Marahil ay maaari mong ayusin na lumabas sa isang lugar na hindi mo pa napupuntahan, ngunit laging gustong pumunta. Sa darating na panahon maaari kang makaharap ng mga kaaway na nagtakda ng layunin na sirain ang iyong mga plano. Gumawa ng mga kakampi, lumayo sa mga pakikipag-ugnayan sa negosyo. Ang tanging paraan na magiging matagumpay ka ay kung ipapakita mo na matutugunan mo ang mga inaasahan ng ibang tao. Dahil sa pagkakahanay ng planeta, gusto mong madaliin ang mga bagay, ngunit kailangan mong magpakita ng pasensya. Ang makabuluhang planetaryong aspeto ng panahon ay maaaring magdulot sa iyo ng pagkalito tungkol sa iyong mga damdamin. Maging mas konserbatibo sa iyong pera. Suriin kung ano ang iyong nakamit.
Kung ikaw ay nasa likod ng manibela, mag-ingat at huwag lumampas sa limitasyon ng bilis. Hindi ito oras para manatili sa bahay at magbasa o manood ng telebisyon, italaga ang iyong sarili sa positibong pagbabago. Hindi mo dapat sirain ang mga plano ng mga tao sa paligid mo, dahil mabibigo ka rin sa iyo. Ang buhay ay kailangang magbago at magbago sa patuloy na batayan upang manatiling kawili-wili. Ito ay isang linggong puno ng mga hamon para sa iyo. Ang iyong mga pangarap ay maaaring higit pa sa isang mapagkukunan ng inspirasyon. Makakatulong sa iyo ang kanilang mga larawan at ideya na matukoy ang negosyong magaling ka at kung paano sumulong sa lugar na iyon. Kailangan mo ring dagdagan ang iyong ipon. Darating ang pagbabago at gusto mong maging handa. Ang bulag na pagsunod sa mga awtoridad sa paligid mo ay maaaring hindi ang pinakamagandang ideya sa ngayon. Magtanong at maging maingat sa halip na automatikong sumabay sa kung ano ang itatanong ng ibang tao sa iyo. May karapatan kang maging maingat, lucky number, 8 and 14 lucky color, cream and peach. Capricorn, kung ikaw ay isang mangangalakal, gumawa ng revisyon. Maging mahinahon o kailangan mong harapin ang mga problema sa pag-troubleshoot na maaaring nakakaubos ng oras mo. Ang pag-unlad ay nasa iyong mga kamay, at magkakaroon ka rin ng pagkakataong palawakin ang iyong mga abot-tanaw. Huwag magpadala sa emosyon dahil mapanganib mong masira ang iyong mga relasyon sa mga kakilala at kaibigan, at pagkatapos ay sa bahay din. Suriin hindi lamang ang iyong mga damdamin kundi pati na rin ang iyong pag-uugali. Huwag magplano ng mga biyahe. Ang buhay ay isang patuloy na sunod-sunod na mga pagbabago at marahil isa sa iyong bahagi ang magbubunga. Ang iyong pagtitiwala at pagkamaramdamin sa impluwensya ay maaaring maging dahilan upang talikuran ang iyong mga prinsipyo at mabigo ang nakaplano. Kailangan mong balansehin ang iyong pananalapi at siguraduhin nakukuha mo ang gusto mo para sa iyong pera. Ikaw ay uhaw sa bagong kaalaman at makukuha mo ito ng madali. Ang pag-iibigan ay tiyak na magiging kapanapanabik sa panahong ito at kung naghihintay kang makilala ang espesyal na taong iyon na magpapahinga sa iyo, maaaring hindi mo na kailangang gumawa ng anuman, dahil madali silang lumitaw sa iyong mga mata, huwag makipagtalo sa halip ay magsanay ng kapayapaan ng isip, kung hindi man ay nanganganib kang lumikha ng mga seryosong problema. Kilalanin ang mga taong maaari mong isaalang-alang na palawakin ang iyong negosyo kung sumang-ayon ka na sa isang pag-uusap. Hindi ngayon ang oras para sa mahahalagang desisyon, magpakita ng kalmado at pasensya. Ang isang paglalakbay, na maaaring kailanganin mong gawin, ay magiging tense at nauugnay sa mga hindi kasiyasyang pag-uusap na obligado kang gawin. Bigyan ang iyong sarili ng pagkakataong magbago kapag at kung kinakailangan. Maaaring kailanganin mong tasahin ang isang bagay sa iyong kasalukuyan sa pamamagitan ng ibang sukatan kaysa sa mayroon ka sa kasalukuyan. Kakailanganin mong gumawa ng mahahalagang desisyon tungkol sa iyong mga plano sa hinaharap. Pasensya ka na, maging mapagpasensya sa iba na maaaring hindi makahuli ng kasing bilis ng iyong ginagawa. Ikaw ay nakakumbinsi sa iyong mga salita at pinamamahalaang ipataw ang iyong opinyon sa iba. Sa lalong madaling panahon maaari kang makaramdam ng hilig na umalis at gawin ang mga bagay ng mag-isa. Huwag kalimutang magkaroon ng pananampalataya na ang iyong ginagawa ay magiging matagumpay. Maaari mong pakiramdam na parang ikaw ay nagbabalanse sa gilid ng bangin ngunit maaari kang gumawa ng mabilis na pagkilos upang gumawa ng pagbabago at magagawa mo ito sa paraang kung ano ang mangyayari ay talagang mapabuti ang iyong buhay para sa mas mahusay. Isaalang-alang kung ano ang mas mahusay kung pupunta sa isang party o mag-isa sandali. Tinutulungan ka ng planetary energy sa pagsusuri ng iyong pag-unlad patungo sa ilang layunin. Sa kabila ng mga tensyon sa panahong ito, ang resulta ng pagkumpleto ng mga kagyat na gawain ay isang hindi inaasahang mataas na gantimpala sa pananalapi na matatanggap mo sa lalong madaling panahon. Kung maglalakbay ka sa lalong madaling panahon, suriin muli kung buo ang lahat ng iyong mga dokumento. Huwag sumuko sa mga walang ingat na panukala, lucky number, 22 and 3 lucky color, dark gray.
Aquarius, huwag magbigay ng senyales na alam mo ang tungkol sa intriga sa mga taong nakapaligid sa iyo dahil wala kang pakialam. Mayroon kang mga pagdududa tungkol sa kawastuhan ng iyong sariling mga posisyon. Ang pag-upo at pag-asa sa iyong mga lumang standby ay haantong sa iyong pagbagsak. Pag-isipang mabuti ang iyong mga susunod na hakbang at huwag magmadali. Magsisimula ang isang napakahusay na trend para sa iyo sa lalong madaling panahon, kung saan mayroon kang kakayahang kumita ng malaking halaga ng pera. Ang celestial configuration ay sumasaklaw sa pag-asam ng pagbabago. Huwag maglakbay kung hindi ito apurahan. May pagkakataon kang maisakatuparan ang lahat ng iyong mga plano at ideya kung nakatuon ka lamang sa mga ito. Magpasya kung sigurado ka sa katumpakan ng iyong mga aksyon. Huwag masyadong magtiwala sa mga tao. Ito ay isang panahon kung saan maaaring gusto mong gumugol ng ilang oras sa iyong sarili hindi dahil may anumang problema sa pagitan mo at ng iyong sugar honey, ngunit minsan ay talagang pinahahalagahan mo ang iyong sarili, kaya mag-ingat at gawing malinaw na ikaw ay hindi tungkol sa abandonahin ang iyong syota, ngunit nais na makipag-ugnayan sa iyong mas malalim na kalikasan ngayon. Isaalang-alang ang pagtatatag ng mga bagong relasyon. Protektahan ang iyong mga interes ng hindi agresibo. Sa pamamagitan lamang ng pasensya magagawa mong patatagin kung ano ang nakamit sa ngayon. Suriin ang iyong mga aksyon at maging mapanuri sa sarili mong mga proseso, layunin, at adhikain. Magiging matagumpay ang iyong mga paglalakbay. Ang iyong mga kaibigan ay tutol sa mga planong isinasaalang-alang mong ipatupad, ngunit malapit na silang sumang-ayon sa iyo. Kailangang baguhin ang mga bagay. Iwasan ang mga pagpapakita ng pagsalakay. Makipag-usap sa iyong mga kasamahan tungkol sa mga isyu sa lugar ng trabaho, humanap ng solusyon, at may kumpiyansa na magpatuloy patungo sa itinakdang mga karaniwang layunin. Kung maaari, maaaring pinakamahusay na maghintay hanggang sa lumamig ka ng kaunti bago gumawa ng isa pang hakbang. Ang pagkakaisa sa iyong relasyon, katahimikan at pagkabukas palad ay isang kahangahangang paraan upang makamit ang ninanais na katuparan. Ang kasalukuyang aspeto sa paglalaro ay maaaring may posibilidad na maglabas ng ilan sa mga insecurities na karaniwan mong pinamamahalaan upang panatilihing ligtas at maingat na nakatago. Ang hindi kasiyasang balita ay maaaring magbago ng iyong buhay. Subukang hatulan ang iyong sariling mga aksyon mula sa hindi masyadong malayong nakaraan, at kung kailangan mo humingi ng paumanhin gawin mo ito. Ang sandali ay perpekto para sa paglalakbay ng mga kaibigan. Ang mga paghihirap ay pansamantala at pangunahing nauugnay sa iyong katayuan sa pananalapi. Planuhin ang iyong oras nang naaayon sa mga prioridad. Minsan kailangan mong maging mapangahas sa iyong sarili. Automatiko kang nag-aalinlangan sa isang bagong ideya na dumarating sa iyong mesa o ipinakita sa iyo sa isang pulong. Ang iyong unang instinct ay tanggihan ang plano nang hindi man lang ito tinitingnang mabuti. Huwag masyadong mabilis manghusga, lucky number, 2 and 11 lucky color, white. Pisces, patatagin ang mga posisyon na may kaugnayan sa iyong mga propesyonal na layunin. Hinihikayat ka ng pagkakahanay ng planeta na ipahayag ang iyong nararamdaman, at kung pinipigilan mo ang mga partikular na emosyon, maaari mong makita na hindi mo na ito mapipigil sa isa pang sandali. Maging cool at moderate sa iyong mga salita na nakakaapekto sa mga tao sa iyong agarang kapaligiran. Tatangkilikin mo ang kaligayahan sa kabila ng mga paghihirap sa iyong paglalakbay. Inaasahan mo ang mga kita sa pananalapi. Maaari mong pakiramdam na parang ikaw ay nagbabalanse sa gilid ng bangin ngunit maaari kang gumawa ng mabilis na pagkilos upang gumawa ng pagbabago at magagawa mo ito sa paraang kung ano ang mangyayari ay talagang mapabuti ang iyong buhay para sa mas mahusay. Ang cycle na ito ay magbibigay sa iyo ng pagkakataong malalimang pag-aralan ang pag-uugali ng mga tao sa paligid na magdadala ng malaking benepisyo. Makisali sa talakayan ng mga gawain sa hinaharap na matagal mo ng pinlano, ngunit hindi pa nasisimulan. Magiging matagumpay ang iyong mga biyahe kung maingat ka sa likod ng manibela. Muling isaalang-alang ang iyong mga ideya at plano sa hinaharap.
Ang iyong tanda ay magiging matagumpay sa pag-ibig sa panahong ito dahil madarama mo ang interes mula sa mga kaakit-akit na tao o magkakaroon ng higit pang mga kasiyahan sa pag-ibig at masayang mga kaganapan sa relasyon sa iyong minamahal. Ikaw ay naiinip at nag-iisip ng mga hindi gaanong mahalagang bagay, kaya ang mga pagkakamali ay posible sa ngayon. Ang kontento sa kanilang sarili ay iyong mga kalmado at hindi gumagawa ng mga salungatan. Huwag mag-atubiling humingi ng tawad sa iyong mga pagkakamali. Mag-ingat sa likod ng manibela, at kung maiiwasan mo ito pinakamahusay na huwag maglakbay. Ang cycle na ito ay magbibigay sa iyo ng pagkakataong malalimang pag-aralan ang pag-uugali ng mga tao sa paligid na magdadala ng malaking benepisyo. Ang pagbabago at pagbabago ay maaaring mukhang medyo nakakatakot at hindi secure na mga konsepto, ngunit maaari rin silang magsimula ng isang bagong yugto sa iyong buhay. Kung mayroon kang mga plano na kailangan mong pag-usapan, kailangan mong maging sensitibo at madama ang iyong paraan. Sinasaktan ka ng kasakiman. Ang iyong mga tagumpay ay garantisadong, salamat sa mga taong sumusuporta sa iyo. Kung patuloy mong pipigilan ang iyong tunay na emosyon sa mga kasalukuyang isyo, magdurusa ka sa huli. Huwag subukang itago ang iyong mga pagkakamali, mas mahusay na makipagkasundo sa mga panunumbat dahil karapat-dapat ka sa kanila. Maging matyaga at huwag humadlang sa landas na iyong tinatahak. Darating ang mga balita sa pananalapi na hindi partikular na kanais-nais. Handa kang gawin ang anumang kinakailangan upang lumikha ng tamang uri ng mga pagbabago at makapagbigay ng resolusyon sa isang partikular na problema. Suriin kung ano ang iyong nakamit. Ang iyong mga plano ay sasailalim sa isang malaking pagwawasto, o hindi mo ito matutupad. Ang paglalakbay ngayon ay hindi kanais-nais. Ibahagi at sabihin sa paligid lamang ang pinakakailangan kung hindi mo kayang tumahimik. Habang nagsisimula ang linggo ng trabaho, makikita mo na ang bilis ay mabilis at galit na galit sa paraang gusto mo ito. Ito ang uri ng kapaligiran kung saan ka umunlad, kaya samantalahin ang enerhiya na nangyayari sa paligid, lucky number, 15 and 8 lucky color, green. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe upang suportahan ang ating channel at maging updated ka sa inyong horoscope. Isang paalala na ang general horoscope ay hindi angkop sa lahat habang makakatulong na malaman ang inyong moon sign or rising sign upang maintindihan kung paano ang manifestation ng inyong kapalaran. Salamat sa panunood, hanggang sa muli, be blessed.